na nila tayo hanggang game 3. So, i-return natin yung favor na to. And Manjin, sure ako, magandang laban ang bibigay sa inyo, at kay Manjin, ngayon mga teams na to. Tayo yung gusto yung magbigay ng laban, eh, di naman tayo yung naglalaro. Pre, mahirap yun, man. Bantay na lang natin. I'm really looking forward on that. Actually, kung ako boboto, maglalagay ako ng boto sa Blacklist International. Napaka-risky pa rin nito, netong squishy comp. It's not about the damage to fulfill against the Estes. It's about the crowd control. Although may purification yung Estes, maulan pa rin ang crowd control dito eh. Pero, still, no, kanina naman, agad na composition din naman ng Blacklist International. They got punished for it. So, let's see here. Let's see here. Kung ano magiging ito talaga. Napaka-crucial ng 4 na minuto ng larong to. Alam mo, ang kailangan natin bantayan dito si Aqua sa totoo lang. Kapag si Aqua dito nakapag-snowball lang matindi, you can expect 3 people to go down. Yeah. In a snap. Para dito sa side ng BSB. At nakita natin to kanina, naalala mo yung Aurora game kanina? Mm. Nung Onyx? Nung nakapag-snowball dito yung Link, it's the same. Nung nakapag-snowball yung Link, talagang natapos sila dito. And they just wanna go for the invade. And yeah, look at this. Oh my sobrang God. Yeah, sobrang gandang control, men. Sobrang gandang control. Mula sa BSB, curious nga ako kung nakuha ba ni Aqua yung purple buff niya. Kasi look at the first minute gold here, gold flow here. Actually, pa 1 minute 33 na nga tayo. Real time din naman na-update yan. Makikita mo, not by looking at the numbers, but by just at the yellow bars, na makapal agad yung Abante mula sa side ng BSB. Nakuha nila, binigay nila kay Jerax, no? Naka-purple siya ka, naka-orange si Jerax, no? Oh my God. So si Jerax, no pa, no? So parang image Jerax, no? Firepower kung firepower yung dala nila dito, no? Kaya tama kuha ng hang na discarding entrada dito yung Blacklist International. Kasi wala eh, walang no choice eh. Kailangan pumasok, di ba? At saka, ano, sobrang ganda ng ano, the decision nila ditong mag-image ranger tapos mag-go for an invade. Kasi as early as level 2, kaya na itong dalawaban eh. And you wouldn't really expect Blacklist International na si Honda Beast ay meron na siyang talon and yung bouncing ball ng maaga. So yung ano, makikita mo kung saan manggagaling yung bola at may iiwasan mo. Or better yet, habang tumatalbog siya, binabaril-baril mo pa. Yep. Kumuha sila ng rotation actually, no? I think ang directive mula sa Blacklist International parang batters is actually iwasan lang muna yata itong trio na to. They tried to tag the Kaja onto the mid lane kasama rin yung Xborg, pero still wala na kuwang anything and there's freedom for this trio now onto the top lane to dish out decent damage. Nako tol, here comes on the beast. Tuman na Kapchi, tapos ultimation pa onto the wall na may follow naginaman naman din doon tol yung ating Xbox, pero kula rin. Yun ang narahulik, ha! Takbo na bata! May payo yung ginawa, tapos pinatama pa yung ultimate ng Lolita. Nag-miss naman, on the beast, dun sa may Gedli, sa may pagulong, Estes na na-corner, mga kaibigan. Ay, yung combi! Oh, wala, hindi kaya yung combi, pre. Hindi kaya ng OG combi, pre. Hindi kaya. Kala ko massacre na, tol. Pero ayun yung entrada na hinahanap natin. Oh, lahat, ito ah. Halos lahat ng lead na nakuha ng BSB dito just went down the drain because of Blacklist International's one fell swoop na sobrang lupit. Nakapag triple kill dito si Aqua. So, yeah. Ibig sabihin, halos lahat ng paglimit mo sa kanya ng early game, ang ginawa niya, binawi niya sa'yo. Bawi lang din. Tapos, bounty huntering pa, tol. Diba? Look at that. So, sulit na sulit ngayon yung emblem dito ni Aqua, lalong amplified yan. Although, merong capping na nilagay dun sa Bounty Hunter. But that is on the late game eh. So, yan mga tol. Right now, maganda itsura dito ng Blacklist International. Reflect on the gold that they have. Sinabi natin Bounty Aqua. 2K. Actually, 1K yun. No? 1.3K yung gold lead ngayon dito ng Blacklist International. Onto his turtle siege naman. At kailangan yan mag-ingat ng SB kasi nauna na sa pwesto ngayon yung Blacklist. BSB, how do they bounce back from this? Alam naman natin na hindi naman yun yung be all end all ng Blacklist International pag nakuha na nila yung panalo na sila. BSB can really still fight whatever Blacklist International is throwing at them. Dexter dito, nagamit niya ba yung kanyang ulti? Oo, nakakancel yung ulti niya dito. And Honda Beast trying to get away. Shy the Beauty with the flicker in then. S-Man will get that kill and that is going to be converted into a turtle and a turret. Kung may sagot dito yung Blacklist International, dito may happy yung site ng BSB. That's going to be a mega kill for Aqua. Aqua dito,
showing signs of life. Pinapakita ni Aqua talaga dito na hindi sila papatalo ng ganun-ganun lang. Well, pumasok din yung Tordos dito ni Aqua. He's dishing up decent damage. Di nga pang wave clear yun eh. Talagang damage sa mukha ng mga BSB itong may gustong gumong. Tulak onto the mid lane. So, ayun. Napigilan naman and still yan, Aqua, not onto Aqua, the main damage dealer dito ng Blacklist International. Shin, ano to ah? Remnants of season 1 to, yung lance last natin nakita to, parang season 1 pa ata gamit na gamit, season 5 ang pagbabalik ng isang lance. And nakikita natin dito na sobrang ganda ng performance dito ng mga Lancelot. After 5 seasons, nangyari na din mga kaibigan, lumalapit dito ngayon mga taga BSB. Nako, side brush, asagad. Dito na mga taga Blacklist International. Honda mga kaibigan, asan yung follow up dyan? Luminong blast ka agad may flicker pag kinawa. Salong-salong sa atang sa mukha ng mga taga BSB dito. Sunod pang nawala ay si Trevor naman. Estes doon, merong gumulong na yoyo ngayon mula kay Killer. And that's it, tama na. Ang sinigaw ng mga taga BSB, back sila. Pero may konting kumabante pa sa may likod. Gumawa din ng entrada si Paring Honda. Let's go! Godlike is scored dito ng Lancelot! And that's it, ladies and gentlemen. 5 members on the way to the heaven na pinadala ng Blacklist International against BSB. Honda Star Connection, tunog, tunog jeep, pero maganda, maganda yung pinapakita ng Honda Beast Next Star Combination dito. Honda Star Combination, ang lupit ng pinapakita nila, Shinbu. This is... Ito yung ano, pakaramdam ko na miss nila eh. Oh men, pakaramdam ko na miss nila, men. And totoo lang, tol, ano eh. Di ba double marks man yung BSB? Oh. You're expecting heavy DPS from them. Pero yung AOE, kung di kitan kayo, tol, sulit kay Aqua. Thorn Rose spreads the damage mula kay ano, mula kay Aqua. Ang alam ko, Phantom Execution is also not a single target spell. Oh. It's also AOE sa direction ng ultimate ng ano, ng Lancelot. So, mm-mm. Sulit na sulit yung damage dito ngayon ni Aqua allowing him for that godlike. Pero walang naka-purify dito for the side of BSB. Nag-iisa lang, si Trevor lang. So whatever it is na planong gawin dito nila Jirax, no, nila S-Man, kailangan nila magbantay sa kaliwa, sa kanan, sa taas, sa baba. Kasi merong isang Cobra na tatalo na parang ganito. And pigilan silang mag-push. And they got the first turret, their first turret of the game. And this is bad for the side of BSB. No, first turret pa lang nila. 7 minutes into the game. This isn't the best teaming game that you want. Pero Divine Judgment. Yeah, Divine Judgment. Pero, uy! Isa lang yan, tol. Tapos natin ang papas Chider Cutie. Pwede lang umikot after Danini. Let's see here. Last Insanity. May flicker pa sa likod ng ginawa, mga kaibigan. Pero yung damage dito ni Aqua nagwawala. Tapos nakatakas siya, mga kaibigan. That's it, no? May sagot pa rin pangin dito, mga membro ng Blacklist Intl. And now, let's see here as they get another kill. Sunod para kay Honda Beast. Pupunitin lahat ng benda sa katawan nitong Cupra natin. May immortality pang ginawa dyan. Pero di na malaga yun. That's it. Aqua, are you gonna go for this? That is the Aqua. Relax lang. Pero babalik na kayo ni Aqua, babrasuin niya na eh. Malapit na eh. Nakikita mo yung batters, yung dynamic kung paano nangyayari yung fight nila. Alam ng BSB yung sides nila, pwedeng talunan. Yung unang talon dito ng Blacklist, sa replay natin, ewan ko later part na to. And then, ito yung team fight bago pa kanina, no? Pero ayun, pwede, mula sa sides, pwedeng tumalon yung Blacklist International. Naka-ready yung ultimate ng BSB. And if they are able to survive, then the first 3 or 2 na crowd control ng Blacklist International, BSB is on a good time. Alam mo, hindi ko alam kung bakit nilabanan dito ng Blacklist International yun. That was one fight that they did not really, you know, get yung upper hand para sa side nila. Kumbaga, kailangan din naman piliin ng Blacklist International yung mga laban nila dito. Hindi porket maganda yung setup nila for the past 2 to 3 fights, eh pwede na silang, alam mo yun, yung tipong lumaban na lang every single time at kahit anong posisyon, hindi na sila malalagay sa isang compromise. Pero ang sabi naman nila dito, sige, isang pagkakamali lang naman yon, let's try to turn this around. Aqua dito, nakita mo kung paano yung dinudge yun. Oh my goodness! Divine Judgment getting dodged! With the turned rose. Indeed. Ayun na lang. Pero ang problema, if you are really down on your crowd controls, if you are really down on your main answer against BSB, pag sila lumingon, tol, ang daming patirang pwede niyang ibato sa inyo ngayon. Team fight.
kailangan hanapin ng Blacklist International Team Fight. Hindi lang pwede humanap ng mga basta-bastang skirmish dito. Kailangan nila yung full effect ng Dexter Honda Beast Connection. Kasi pag hindi nila nagagawa yon, walang magandang pwesto sa kahit anong lugar sa mapa kung hindi magkasama tong dalawang to. Ako, Betchin, ano kaya mangyayari dito? Ah? Again, I do believe na meron pa rin setup na dangerous mula sa Blacklist International. Pero dahan-dahan, nababasa na ng mga taga-BSB. You need to be careful, tol. Even the X-Borg nakakapang-hassle kasi nga, if the Firaga armor is up, no, may libreng parang anti-block, anti-crowd control din shield si, ano eh, si X-Borg. And it does look like yung Blacklist International, hindi sila yung comp na pwedeng mag-mamba out kaagad pag kinakiteback sila. Mabagal yung movement speed nila pa atras. Malakas yung entrada nila pa harap, pero yung movement speed nila pa, ano, pa, ha, pa atras, kulang ah, di ba? Okay, Shider? Si Shider. Oh, Shider yung pinaka-target. May Piraga yan eh. May Piraga yan eh. Nag-clicker. Okay. Wala na. Wala agad yung Piraga. Man. Talagang ano, naglaho. Pero I mean, pwede siya, hindi siya pwede ma-all-in basta-basta. Yung crowd control, no? Hindi tuloy-tuloy. Hindi pwedeng i-chain talaga sa X-Borg. Yun yung kinaganda ng pick na to eh. This is going to be this is going to be close, Shinbu. Hindi talaga dito hindi tayo makakita dito ng panalo of both. I think it's all about the team fight. Katulad ng pinapakita si Honda Beast dito, humahanap talaga sila. Pero yung Shider talaga yung nag-face check. And they know kasi na siya. Ay! Ang ganda nun! Sobrang ang ganda nun! Flicker to taon nun, di ba, Tol? Tapos sa likod, Totter Gamol, yung Blades na pinagagawa doon. Ok, Aqua, mga kaibigan, lunod sila sa tubig at hapde ng main damage dealer of the Blacklist International Squad. At hindi nila ipupush ang mid. They're gonna be bypassing it because the closest minion at sinabing sa BSB ay ang bottom lane. On this death timer, the shortest one is 17 seconds. They can juggle this, Tol. At pwede nilang... Oh, pwede nilang tapusin to. Big play, Dexter. And this is it. Blacklist International will advance to round number 2 ng lower bracket. And BSB, they are out of the tournament. Grabe yung pinakita nila, pero hindi talaga enough. BSB, what a performance. Regular season, what a performance.